Sang-ayon ba ang Diyos sa parusang kamatayan sa mga makasalanan? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay kalimang linggo ng Kwarisma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo sa Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae, Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabigat na kasalanan ang kasong iniharap ka Jesus sa mabuting balita sa araw na ito. Ito ay ang kasalanan ng pakikiapit. Ayon sa itinakda ng batas ni Moises, ang katapat na parusa nito ay kamatayan. At kunyari, hiningi ng mga tagapaglitis ng mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ang opinyon o ang pasyan ni Jesus. Ngunit ang kanilang nililitis sa pagkakataong ito ay ang ating Panginoon. Ang kanilang paglapit at paghingi ng opinyon o pasyan ni Jesus ay isang patibong. Nais na mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mahuli si Jesus sa kanyang pananalita upang mayroon silang maikaso sa kanya. Dahil kung sasang-ayon si Jesus na dapat batuhin hanggang mamatay ang babaeng nahuli ng pangangalo niya, siya ay ituturing na hindi mabuting tao. At sinasalungat din niya ang kanyang sinasabi. He will be contradicting himself. Hindi ba nangaral si Jesus tungkol sa pagpapatawad? Nagtuturo siya tungkol sa pag-ibig. Ngunit kung si Jesus naman ay tututol sa parusa, aakusahan naman nila siya ng paglabag o pagsalungat sa kautusan ni Moses. Ngunit nakawala si Jesus sa bitag at ang kanyang paghawak sa kaso ay naging okasyon pa para magturo sa kanila at sa ating lahat ng ilang bagay tungkol sa pagpaparusa at pagpapatawad ng Diyos. Pinagtibay ni Jesus ang bigat ng kasalanan ng pakikiapid at tulad ng sinasabi sa batas ni Moises, ipinahintulot ni Jesus na ang babae ay batuhin. Ngunit sa isang kondisyon, nang unang dapat pumukol ng bato, ay yung walang kasalanan, walang makapangahas maghagis ng unang bato. At ang mga taga-usig ay isa-isang nag-alisan bilang pag-amin na sila rin ay makasalanan. Ang totoo, sa grupong iyon ay tanging sa Jesus lamang ang walang kasalanan. Siya rin lamang ang may karapatang magparusa, ngunit hindi niya ginamit ang karapatang ito. Hindi rin kita parurusahan. Ang sabi niya, sa pagtangging magparusa ni Jesus, ay ipinahahayag niya sa atin ang saluubin ng Diyos. Hindi hangad ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ang gusto niya ay ang tao ay magsisi at magbalik loob. Kaysa magparusa, gusto ng Diyos ang magpatawad. Ngunit ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi po pagkonsente o pagsang-ayon sa maling ginawa. Ito ay ang pagtanggap ng Diyos sa taong nagkasala na higit na mahalaga para sa Kanya kaysa anumang ginagawa ng tao. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapahintulot na ulitin ang maling ginawa.
ang sinumang pinatatawad ay sinasabihan ni Jesus, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Kaya, ang mabuting balita sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, tinuturuan tayo na magbigay sa sinumang nagkasala ng bagong pagkakataon para sa kanilang pagbabago. Sa halip na hangarin ang kanilang kapahamakan, ang dapat hangarin ay ang makabubuti sa kanila. Ang pagpatay sa nagkasala ay pagkait sa kanya ng pagkakataong makapagsisi at makapagbagong buhay. Ikalawa, inaanyayahan tayong lumapit sa Diyos upang isuko ang ating kasalanan. Hindi takot kundi pagtitiwala sa kanyang kagandahang loob ang dapat mangibabaw sa atin. Ikatlo, sa pagtanggap natin ng pagpapatawad ng Diyos, ay tanggapin natin ang tungkuling itigil ang kasamaan, ayusin ang kasiraang maaring nilikha natin, at baguhin natin ang takbo ng buhay ayon sa niluluob ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Huwag natin siyang pangunahan sa pagkuha nito. Muli, naayon ba sa kalooban ng Diyos ang pagpataw ng parusang kamatayan sa sino mang nagkasala? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.